Sa madilim na sulok ng Besang Pass sa Cervantes, Ilocos Sur, taglay ang mga alaala ng matinding labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isang kwento ang naglalarawan ng tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa dayuhang puwersa. At ito ang ating tutukasin sa videong ito. Gaano ba kadelikado dumaan sa kalsadang ito simula sa Gada papuntang Ilocos Sur? Tara, adventure style! Lubig, palis na tayo dito sa Sagada. Dahil muna tayo sa church. Ayaw nga pala, open na pala. Sorry. Nagbablog pa ako eh. Lubig, bilis naman. Big tree! Yan, bago tayo bumaba ng Sagada, ay dahil muna tayo dito sa St. Mary Virgin ng Parish Church nila dito. So ito, malapit lang to sa ospital. Tapos doon yung parking bay, kasi pag nagsimula na yung mass, bawal na yung mga sasakyan na dumaan. Mabawasan yung init. Astig, may bonfire sa gitna. So ayan na yun, sa likod natin yung old church ng Sagada. Ayan ang bahay ng Sagada. Diba, napakaganda. Talaga maririnig mo dito, lakas ng hangin eh. Daan, may siga sa tabindaan. Napapantan ng lamig. Alright, pababa na tayo ng Ilocos Sur. Then, check natin kung anong baka pwede pa natin makita. Tunnel, oh. Uy. Tapos dito sa kabila, bangin. Wow. Tindi. Bye Sagada, babalik kami. Daan-daan lang tayo pababa. At mataas tong kalsadang to. So, kung matik kayo, tulad ko, shape to lower girl lang pag ano, pag medyo alam yung palusong na yung daan, para medyo may tulong yung makina na sa pagpreno. Usual, ganun pa rin. Sorry po, Madam Alec. Kasi mapuno ano? Kasi mapuno, mataas. Mataas na bundok. Oh. Ano na puno? Sa danga tayo. Pabundok. Daniel. Hindi nyo nakita yung kagabi, talag ko eh. Kasi puro ligo-ligo eh. Diba ba? Balian, Cervantes, 30 kilometers. Taas. Aso. Saan tayo? Dun. Dito sa kabila. Road na naman. Ganda. Ayun o. Ganda na awin o. Nasa abadan na tayo.
pakiramdam pag ano, pag nandito sa may Pabiliera. Alam mo yung sobrang tagal mo na wala ka pa nakikita ang bayan. Tapos pag nakakita ka ng bayan, uy! Ganyan, laking nga na eh. Laking relief eh, di ba? Pag nakakita ka na ng bayan. Dagdag lang tayo ng 500 pesos na gas. Kasi aahon tayo ng Cervantes. Para sure. Simula dito sa bayan ng Tadian ay bababa na kami sa Zigzag Road. Ito na din ang boundary ng Cordillera at ng Ilocos Sur. Pati ang mainit na panahon ay unti-unti na rin namin nararamdaman sa pagbaba namin sa mga bundok ng Cordillera. Dito na tayo ngayon sa ahon ng Cervantes. Yung inakit namin ay yung mataas na bundok na yun. Diyan pala kami bababa. Tapos alam ko kasi itong bundok na dito ay yan yung parang dun sa bandang Cordillera na. So ito papuntang Ilocos Sur na to. Konting kabay-kabay sa locals, malaking tulong yan eh, you know? Kating kaya-kaya sa locals, kating ngiti. Importante. Mainit na. Hindi ka naisan dyan sa loob. Sa loob. Okay. Ay! Sa as. Mga konting landslide. Pero matagal na yan dyan. Oo. Stigo. Habang binabagtas namin ang gilid ng bundok dito sa Aluling Cervantes ay may nakita kami isang napakagandang taniman ng palay na nasa gitna ng ilog. Kaya nagpahinga muna kami at nagmerienda sa clip. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises, I fall asleep instead. Mainit na. Tanggal ka na ng jacket mo. Eh, bumili kami ng orange sa Sagada. Yun o. Nakala ka tao. Bakit tayo naka-orange jacket? Scarf crop pala. Wow! Mag-ilog! Look, Cordillera. Sige, kaanan naman namin kay Lexi. Alright, Cervantes na tayo. Ahon na tayo ng Besang Pass. Nalulong na nga ako, alam mo, ikot. Ilocos Sur na pala to. Oo nga. Ilocos Sur na pala tayo na, bilis na. Kaya pala medyo iba na yung klima, medyo mainit na. Sayang yung pagiging mustiso ka sa mountain province. Minsan na maging mustiso eh. Namumula mo lang. Eh, ito, yung labi ko, nanuluyo na. Cervantes. Ah,
Ilocosur. Wow. Ay, nasa Ilocosur na talaga tayo. Oo. Bili lang kami. Bibili kami ng favorite namin. Ayun o. Chicken. Chicken. Pagkatapos namin bumili ng pangtanghalian, ay dumiretso na agad kami sa kalsada papuntang Besang Pass. Ngunit di pa kami nakakalayo, ay ito ang bumungad sa amin. Sa haba nitong 2.5 kilometro ay makikita namin ang bulubunduki ng Besang Pass. Hudyat na din na magsisimula na kaming umahon rito. Napakalawak ng taniman ng mga palay sa baba lamang ng bundok. Napakaganda at talagang nakakamangha. Cervantes Road, papuntang Tagudin, Ilocosur. Shoutout nga pala sa ating kasama ngayong araw, si Tita Alet. Tita Alet. Tita Alet and Alex. Tsaka ang ating buraot na kasama. At ang hindi mawawala sa lahat. Hindi mawawala sa tropa, si Jirlina. Sa taas na naman tayo, ano masasabi ng ating mga tropa diyan? Hindi na kayo nagsawa sa taas. Yan o, taas na natin ulit. Yan yung kalsada natin, no? Ligo-ligo. Shoutout nga pala sa jersey natin ngayon. Kahit painit, walang init. Custom drips yan eh. Ito yung link sa Shopee. Nandito sa description. Pwede sa lamig. Pwede sa init. Yan. So yun na nga, nandito na tayo sa Besang Pass. Ang isang natural monument park dito sa Cervantes, Ilocosur. So ito ay 1,500 meters above sea level at may lawak na 1,121 hectares. Apri ang senior tsaka PWD. Opo. Okay. PWD, Pilipri tsaka senior. Tsaka bata, 7 years old below. Tapos may entrance fee na 10 pesos. Tapos sa table, 20. Kaya 20 sa table, no? Opo. Ayun. So dito kami magla-lunch ngayong tanghali. Kasi table, 20 lang naman. Komportable pa lunch namin. Guys, iyan daw yung Pilipinas. Magahampi daw sila nila Amerika. Kalaman daw kasi nila ang Japanese. Yan o. So, dun pa sa baba na yon tayo bababa. Dun pa may mga scenic view pa doon na masarap mag-drone. Ang daan mula Besang Pass patungo sa iyo ay mayroong mga gandang tanawin ng mga bundok
at kagubatan ng Cordillera Mountain Range. Maaaring makita ang malawak na tanawin ng mga lambak at mga talampas habang buwabiyahe sa daan. Bukod dito, maaaring makita rin ang mga taniman ng mga lokal na magsasaka, mga maliliit na pamayanan at tradisyonal na bahay sa kanayunan. Ang paglalakbay sa daan mula Besang Pass patungong Suyo ay maaaring maging isang magandang oportunidad upang masilayan ang natural na kagandahan ng lugar at maunawaan ang buhay sa mga komunidad sa riyon. Doon tayo bumili ng gulay. Oo. Tapos pagbaba, marami pala. Ito nga pala yung aming malupitan. Eh, sexy yan, no? And, yeah, may mga landslide dito sa Cervantes Road. So, ingat-ingat. Oh, yo, pares tayo na kanya. Oh, harap mo sa atin pare-pare. Sarap tayo. Oh, Sarah. Nandito dito sa Besang Pass, grabe. Sana yata to sa pinakamagandang ruta. Pagpalabas ka ng Cordillera. Tawa, tignan nyo talaga, oh, ganito. Kala nyo, hindi, diba? Diba? Ganyan, pa, bulit tayo nila. Sarado natin yung pinto. Bidyan nyo. Madalas, Besang Pass ang tawag sa kalsadang ito. Pero ang kalahati ng Besang Natural Park ay ang bayan ng Suyo na matatanong ang mga may ipot na kalsada sa gilid ng mga bundok. Napakaganda! Just like fire. Pinuntahan namin. Alam sa ulap. Tapos may nakita kong bajay na to. Makakasyak! So yan, aircon muna ulit tayo. Kasi ay, mainit na. Kasi tulog din ng mga. Tulog din ng mga bibit. Eh, dalawang araw din tayong ano, walang aircon. Kasi yun nga, labig sa Cordillera. Pagbaba mo na ng Ilocos Sur, maramdaman mo na ulit yung init. Kasi natin na hindi naman ito ganun kataas. Pero kahit mainit, yung press ko ng suit ko, yes, okay pa rin eh. Para lang siyang ano, para lang ako nakasando din na ano, na light na damit. So it's 3:48 PM, palabas na tayo ng Suyo. Pupunta nga tayo ngayon ng Bigan. Nahiritan tayo eh. Wala tayo magawa eh. Sige. Pero sayang din kasi, baga nag-toll ka na rin, galing kang south kasi medyo mahal din ang toll papunta dito. So gasolina na lang yung gastusin mo. Pati mo na rin sulitin, di ba?
Kasi hindi unplanned tong vegan eh. Kasi ang plano lang talaga namin is ito. Actually Baguio lang talaga dapat plano namin eh. So napunta kami ng Abataan, Bugyas, Ice Point, Mangkayan, Bauco, Sagada, Sadanga, tong Cervantes, kasi tong Suyo, yan. So nadagdag sa itinerary natin tong vegan. So hanap pa tayo ng mga gandang spot sa vegan or mga gandang experience sa vegan. So yan, kalagpas lang natin ang Suyo. Nasa Tagudin na tayo. And meron pa tayong 1.5 hour papuntang vegan. So yan, puro flatlands na to. Hindi na to above sea level. Yes. Ito ay pantay na sa sea level. Kaya ganito na kainit. Huwag nyo kakalimutan mag-like sa mga video natin. Ang laking tulong kasi niyan sa mga video natin. Sa mga future contents na ginagawa natin. Ang laking tulong niyan pag nilike niyo yung isang video. So, salamat agad para doon. Thank you. Pabra, yun o. Shoutout, Jeric. Sulit ba? Yes. Bakit? Ay, hindi happy. Bakit? So, super happy ako. Super happy. Very good. Yay! Napakaganda na sunset dito sa Narvacan. Woo! Sunset, the best. Pag may sunset, my wish. So, napakaganda at napaka-blessed ng sunset natin ngayong araw. What? Yeah! Ayan, nakulit na naman ako. Nandito na tayo ulit sa vegan. Nabalik ko na ulit sila dito kasi 2018 pa sila galing dito. Dito sa vegan ay naghanap agad kami ng pinagmamalaki nilang empanada. Ito yung madalas na binabalik-balikan namin dito. Pwede ba talaga pag sila na ang gumawa? Kaya niya yung parada. Gabit yun! Kaya nga, ito, ganito. Gabit, ilong nila. Pinit! Natsempohan pa namin ang fireworks display dahil mayroon pala sila dito na Ilocos Sur Festival. So yun na, nakita nyo ang ating vegan special. Ayan, nakabawi sila. At pagkatapos namin yun, nag-ikot-ikot kami sa Cali Crisologo para maramdaman ang vibes ng makalumang panahon. Balik tayo sa vegan, no? Wait up! Parang may ano, time machine dyan. So Jonathan, thank you sa... Hello! Dito tayo sa Garden John. Alright, nandito tayo ulit sa Garden John Apartel. Dito sa may vegan. For only 1,600.
Food47, nakuha namin itong kwartong to. Ito yung Facebook page nila. Mas maganda mag-book dito early at mag-message kayo sa page nila para may reserve kayo. Tapos may libreng breakfast nga pala dito. So tulog tayo, then bukas panibagong araw papunta ng Tagaytay. Good morning! Yan, gising na sila. Ito yung view ng labas. Wow! Ganda! Oh, ha. Yan, bibili lang silang bigas, magsasayin kami para ibabaw kami sa tanghali. Kasi may pre-breakfast naman kami dito. Tapos sa kami maliliin tita. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Ngayon, alis na kami. Ito yung kwarto namin na 1,600 person, good for 7 kami. So, message nyo lang si Carden John Apartel sa kanilang page para ma-preserve dito sa Bigan. At napakalapit lang nito sa Cali Crusader. Tama! Let's go! Thank you, Ma'am! Hey, super! Alright, alright! Saan tayo ngayon? Cali! We're solo go! Para mag... Pito! At Hainan! And Panada! Kapit ng parking! Let's go! Ayoko mainitan, kaya suotin ko ulit yung aking custom drips. Custom drips, bakit naman? Pagkarating namin ng Cali Crusologo, ay hinanap ko agad ng tourism office para magpaalam, para makita nyo rin ito sa itaas. At doon ay napayagan tayo ng mga pulis para makita ang ganda ng Cali Crusologo. At alam nyo ba ang Cali Crusologo ay isang kilalang lugar sa Bigan City, Ilocos Sur. Ito ay isang makasaysayang kalye na puno ng mga tahanan at gusali na nagpapakita ng kolonyal at arkitektura mula sa panahon ng Espanyol. Ang mga gusali dito ay gawa sa materyales tulad ng adobe at kahoy. At marami sa kanila ay may mga bintana at pintuhan na gawa sa kahoy. Ang Cali Crusologo ay isa sa mga pangunahing atraksyon ng Bigan City at ito ay bahaging tinatawag na Bigan Heritage Village na isang UNESCO World Heritage Site. Ang Cali ay puno ng mga tindahan, souvenir, restaurant at mga museo na nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng lugar. Ito rin ay sikat sa mga turista dahil sa romantikong ambience nito, lalo na sa gabi kapag nagsisilbing backdrop ang mga ilaw at gas lamp sa mga lumang bahay. Take me back, take me back to the old dirt road where mama and papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back. So yan, alas na tayo dito sa Cali Crusologo. Then headed po tayo papuntang La Union para mag-grapes picking. Yan ang ganda ng Cali Crusologo, nadala mo yung pamilya mo. Solid. So yan, dito sa plaza ng Bigan ay nandito yung mga bilihan ng empanada, okoy, sa mga karinderya doon sa kabila. So dito ay 50 pesos ang empanada. Taxi shakies tayo mamaya. Ano? Plus 5K. Matapos mamili ng mga pasalubong ay dumaan muna kami sa Bantay Church at Bell Tower
na isang makasaysayang lugar at nagbibigay babala sa mga sakuna sa lugar na ito. So, hindi na siya ngayon pinapapasok kasi medyo delikado na yung structure sa loob. Naghanap natin kami ng spot para magtanghalian. At dito sa Banawang Bridge ang aming napili. Akala ko din, tuloy-tuloy na kami pauwi. Naka 34 liters tayo at 2,240. Mama ako sa inyo kasi kasiyahan ako. Pero dahil may maganda pang tourist spot pababa ng Ilocos Sur at Bigat, ay nadaanan namin itong Spanish Tower dito sa Luna, La Union. Ito ang Baluarte Watch Tower. Alam nyo ba, yung Bantay Tower na yan ay 400 years old na. Yan ay nung tinayo ng Spanish era na nakaharap sa West Philippine Sea. Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun. Feeling with chase, I'm wide awake. Take me away now. Nandito tayo sa ano, San Fernando, La Union. Nandaan natin si Paeng tsaka si RM Motovlog. Si Paeng TV, siya yung nagbi-Mr. Gip. Si RM, tapos mga endurance yan. Oh, tapos si Paeng, kaya nga binigla kita kasi ayokong maghanda ka. Tapos gulat ako, nakakaya, wala kaming dala. Kaya yan, repolyo lang yung nabigay ko sa'yo. Tsaka yung pang ano, bigan, no? Yung ganun bigan, yan. Salamat pa yung sa mga pasalubong, tuyo, sibuyas, suka, bagoong, tsaka yung walis. Yan! Napakatindi! Hindi na nakakain. Walis pa kami po sa Tagaytay. Maraming maraming salamat pa yung tsaka RM. Kita-kits tayo sa Tagaytay. Antayin ko kayo. Bakit ngayon lang kayo nagawi dito? Tagal-tagal na. Hello, kayo ginitay na kayo ni UV. Tara na, pasok na. Hi vlog! Hi! May guest tayo ang guest for today. Si Tita Gina. Kasama na ako sa vlog ni Tita Crazy. Let's after 1 year. Ayun ba yun? All right. Simula Tagaytay, Baguio, Mountain Province, Benguet, Cervantes, Ilocos Sur, Bigan, La Union, Mangaldan, Tarlac, hanggang dito pabalik ng Tagaytay. Ay naka 2760 plus 2338 na gasolina, sabi ng Mirage G4. So dito nagtatapos ang ating kwento sa adventures na to. So tara! Laag pa! Amazing. Amazing. As always, one word is enough. Tapos mutin daw pakbakan, pa-car wash muna natin ang ating malapit na sasakyan. Yes. Alright. Magta-travel kayo, huwag niyong i-expect yung mga, dapat may expectation ka.
kung sosobrahan yung expectation mo, kumbaga, kung ano lang yung mangyayari ng buong araw na yun, yun lang yung i-enjoy, i-enjoy mo lang kung ano yung dumating sa inyo, ano yung mangyayari. Enjoy mo lang lahat.